Hi guys! Welcome back to my channel. So it's been a while since I uploaded videos, I uploaded vlogs, dahil ang daming ganap sa buhay. So for today's video, gusto ko lang po mabigyan ng reaction doon sa viral na TikTok video ni Ma'am, kung saan siya ay naglabas ng kanyang galit, ng sama ng loob sa kanyang mga estudyante. So before my reaction about the viral video ni teacher ni Ma'am, ng ating kabaro sa DepEd, gusto ko munang i-share yung announcement ng ating DepEd Secretary, si Ma'am Sara Duterte, na kung saan sinabi niya na, quote-unquote, sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya magklase ulit. Ayan, so, thank you so much sa ating DepEd Secretary because naintindihan niya yung sitwasyon ni Ma'am. Naintindihan niya yung emosyon, naintindihan niya yung mensahe na gustong i-convey ni teacher. Kung bakit ganoon na lang yung kanyang galit, yung kanyang emosyon towards the student. So ito po yung reaction ko. So based doon sa video na napanood ko, so as a teacher, hindi pa yun. Hindi pa po yun ang totoong senaryo sa loob ng classroom. Yes. And based on my experience, I handled 11 sections. So more or less, 600 students ang nami-meet ko weekly yun. Although once a week lang naman ang PE, pero grabe yung stress, grabe yung pasensya, at grabe yung pagpipigil na kailangan gawin para hindi ka makapaglabas ng ganong mga salita. Pero kahit anong pigil, kahit anong pagkukompose ng galit, tama si Ma'am Sara Duterte, tao lang po kami na mga teachers. May kanya-kanya tayong struggle sa buhay, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, kaya very good kasi naintindihan ni Ma'am Sara Duterte si Ma'am. Hindi namin nila lahat ang mga estudyante. Karamihan po talaga sa mga estudyante ngayon, iba na ang pag-uugali. So, di ba tayo mga magulang, naikukumpara natin, no? Yung pag-uugali ng kabataan noon, yung tayo bilang estudyante noon, at yung mga kabataan bilang estudyante ngayon. Dati, no? Makita lang natin si teacher na paparating, nanginginig na tayo sa takot. No? Yung parang umiiwas tayo na hindi natin sila makasalubong. Kasi nga, andun yung pagalang natin, andun yung takot natin, yung respeto. Pero ngayon, yung mga kabataan ngayon, yung mga mag-aaral ngayon, kahit, alam mo yun, yung kahit mabangga ka na, mabunggo ka na, yung karamihan sa kanila, parang walang pakialam. Mga ganong bagay ba? Yung mga simpleng ganong bagay, napakalaking, kumbaga, ang laking impact sa amin mga teachers. Kasi, dun pa lang sa simpleng pagbati, ng good morning, good afternoon, napakalaking bagay na yun sa amin. Parang nakakagaan sa pakiramdam na yung ma-appreciate ka ng mga bata. Ako, isa ding advisor, madaming chances na talaga hindi ako nakapagpigil ng aking sarili. Kapag nakikita kong madumi ang classroom, makalat, magulo, ang iingat. Kasi nga, we as teachers, gusto natin ng maging effective and maging quality yung teaching-learning process. So, paano nga naman kami makakapagturo ng maayos? Kung maiingay, magulo, yes, andun na kami. Andun na kami sa point na, oh, teacher ka, dapat, kailangan masabaan mo ba yung pasensya mo? Oo, ba't ka pa nag-teacher? Kung ganyan din naman yung sasabihin mo sa mga bata. Kung ganyan ka rin naman pala, edi umalis ka na sa serbisyo. Mag-resign ka na. Huwag po natin kakalimutan, dear parents, na dapat ang disiplina ay nagmumula sa tahanan. No, second home na lang po ang paaralan. Kaya nga kami tinaguri ang second parent. Kasi kayo, tayo mga magulang, tayo dapat ang nag-i-inculcate ng values, ng discipline, ng respect sa ating mga anak. Sorry to say, pero tayo nga mga magulang, no? Madalas hindi natin kayang i-handle yung ating mga anak. Mga teacher pa kaya? Kami pa kayang mga teacher? Mga magulang nga, isa, dalawa, tatlo lang ang anak. Supo na, diba minsan? Kami pa kaya? Nadaan-daan ang ina-handle namin mga bata. So those are the things to ponder, no? By the parent. By the parents, rather. Na, huwag tayong maging perfectionist, no? Na, ay, bakit ganyan ang teacher na yan? Dapat din na lang yan nagturo. Kasi di naman maganda yung, yung mga binibitawang salita. Mahirap mag-compare, no? Mga mag-aaral noon sa ngayon. Yes, nako-compare namin. Bakit? Kasi nga sabi ng mga matatanda, ang hindi kailanman maluluma ay ang respeto, ang disiplina. Sabi nga, gaano ka mang katalino kung wala ka namang respeto, kung wala ka namang magandang ugali, useless yun. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko,
kahit hindi ka kagalingan sa classroom, kahit hindi ka katalinuhan, basta masipag ka, nagsusumikap ka, may respeto ka, may disiplina, talo mo pa, ang with highest honors, pero matalino ka nga, wala ka namang respeto, wala ka namang ugali sa mga teachers mo, sa kapwa may estudyante. So useless yung pagiging matalino mo. Yun yung laging sinasabi ko sa mga estudyante ko. We as teachers, hindi not just teaching what's on the book. Okay, hindi lang kami nagtuturo kung ano yung dapat naming ituro mula sa libro, mula sa aming mga modules, mula sa aming mga curriculum guides, kung ano yung MELCs. No? We also teach the values, the discipline. Kasi hindi naman namin pwedeng hayaan na lang yung mga estudyante namin na magulo, maingay, walang respeto. Kasi useless yung aming profession kung kami lang ay magtuturo kung ano yung dapat namin ituro base sa libro. Araw-araw talaga susubukin ka ng mga estudyante. Hindi naman na sa nilalahat ko, hindi naman sa nilalahat namin. May mga maayos pa rin estudyante, may mga malrespeto pa rin, mga mababait, magagalang. Pero may mga estudyante talaga na susubukin ka talaga kung hanggang saan ang pasensya mo, kung hanggang saan ang kaya mong i-handle yung emosyon mo. May mga ganyan talaga yung estudyante. Yung sasagot-sagutin ka, yung sila pa yung may ganang questionin ka, bakit ganito yung marka ko, ma'am? Bakit ganito lang yung score na nakuha ko? Mga ganyang bagay. Pero dati tayo, no? Takot tayo, no? Na mag-question sa ating mga teacher ng ating marka, bakit ganito lang yung nakuha namin, ma'am? Ngayon, grabe yung mga estudyante. Parang some of them are not appreciative. And, so sabi ni Ma'am Sarah, agalit, take a pause. So, ganyan din po yung sabi ng aming principal. Huwag na huwag kami magtuturo ng galit kami. Kasi, anytime, pwedeng mailabas namin yung galit namin sa mga bata. At, worst come to worst na, yun nga, kagaya ng nangyari kay Ma'am, nailabas na yung sama ng loob niya sa mga estudyante. Pero sabi nga namin, no? Sabi nga natin, walang wala pa yan sa napagdaanan natin, napagdaanan namin nung tayo ay mga estudyante pa lang, no? Andyan yung mga lumilipad na eraser, nagliliparang mga chok. Kapag madumi ang kuko mo, andyan na yung palo, tigil limang palo ng ruler, ng stick. Kapag wala kang dalang bolo or itak, tig sa 10 palo sa puwet, sa kamay. So, dami-dami pa na naranasan din namin noon na patuhin kami ng kutsilyo na nasa, ang lagayan lang is papel, no? Papel lang yung kanyang case. Naranasan din namin na batuhin kami na yung grupo ng mga susi. Takot pa tayo magsumbong sa mga magulang natin kasi tayo pang pagagalitan. No, pero ngayon, konting kibot lang ni teacher, masabihan lang yung estudyante, magsusumbong na agad sa parent. And then si parent naman, so hindi naman again, hindi ko po nila lahat. Maraming parent ang tatakpan pa yung mga estudyante, yung mga anak nila, magagalit pa sa teacher, kasi dinidisiplina na pagsabihan daw ng kung ano. Ayan, so ang masasabi ko lang is, naka-bottom line po dito is respect, discipline. So, ang pakiusap ko lang po ay is, magtulungan po tayo, mga magulang at teacher, sa pagdidisiplina po sa ating mga anak. Huwag po natin lahat iasa sa teacher. Huwag po natin lahat ibigay yung responsibility sa mga teachers. Kasi marami din po kaming pinagdadaanan sa buhay, marami din po kaming mga problema sa buhay. Tulong-tulong po tayo para po mas mapaganda, mas mapaayos po yung future ng ating mga anak. Respect is the key, discipline is the key. We are just doing our job, our responsibility. Sabi niya, teaching is the noblest profession. So teaching is a passion. So that's all for today's video. Sa mga bago pa lang sa akin channel, please do subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos. So thank you so much everyone. See you in my next vlog and videos. Bye-bye!